Diba? Alright! Magandang tanghali sa inyong lahat, mga kaibigan! Siyempre, kompletos Ricardos na naman po! At ako po si Rocky! At ako naman po si Bien Dacles! At dahil araw po ngayon ng Webes, siyempre makakasama po natin si Attorney Pogi! Yes! Si Attorney Mark Tolentino! Pero bago po natin siya makapanayam at bago po natin uriratin! Bago po natin uriratin! Uriratin! Lalim! Bago natin na pagtagpi-tagpiin ang ano man dapat na tagpiin. Kung ano ba ang ating pag-uusapan ngayong araw? Correct! Oo, ito po muna. Panoorin po muna natin ito. Lahat ng mga Pilipino o sino mang lehitimong mamamayan ng Pilipinas ay binigyan ng karapatan na sulitin ang mga pribilehiyong nakaraan para sa lahat. Sa katunayan, ang bawat Pilipino ay nakararanas ng kaliwatka ng mga diskwento sa mga pampublikong transportasyon man yan, kainan, eskwelahan, ospital, sa pagbili ng mga gamot at marami pang iba. Ilan lamang ito sa mga patuloy nating natatamasa bilang mga mamamayan ng bansang Pilipinas. Bukod sa mga estudyante at iba pang sektor ng lipunan, ang mga senior citizens o ang ating mga minamahal na lolo't lola ang direktang nakatatanggap ng ganitong mga pribilehyo, kapalit ng kanilang mga iniambag sa ating bansa. Ito ang dahilan kung bakit binuo ang Senior Citizen Law, kung saan binigyang pansin at diin ang kanilang mga kontribusyon at karapatan. Ngunit sa kabila nito, buo ba nilang natatanggap ang kanilang mga benepisyo? Malinaw bang nauunawaan ng ating mga lolo't lola ang kanilang mga karapatan at pribilehyo? Totoo nga bang napakikinabangan nila ang isinasaad sa Senior Citizen Law? Ngayong araw ay pag-uusapan natin, lilinawin at hihimayin, ano nga ba ang Senior Citizen Law? Alright! So yun po, napanood po natin ano nga ba ang Senior Citizen Law. Ayan! Ako medyo malayo-layo pa naman ako dyan. Ako ba? Pero I wish na maabot ko yun. Mm-hmm. Diba? Kasi bihira na rin ngayon. Correct, sa bilis ng buhay. Sa bilis ng panahon ngayon, sa mga kinakain natin, kukunti na lamang umaabot ng Senior Citizen at nakakuha ng kanilang discount na 20%. Yes! At syempre, magandang araw muna sa sa ating magiging guest ngayon, syempre, ang ating guest every Thursday. Si Attorney Pogi, si Attorney Mark Tolentino. Yes. Attorney Mark, magandang hapon. Magandang hapon. Ayan. Ako, talagang dashing talaga itong glowing lagi. Oo, glowing. Mm. In love ka ba, Attorney? Secret. May secret. Tingnan, marunong ka na at sumagot ngayon, ha? Dati alam mo lang tungkol sa mga batas-batas, pero ngayon, nang show. Punchline na rin ka na ngayon, ha? Anyway, so Bien, anong pag-uusapan ulit natin? Ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Senior Citizens Law. Ayan, okay, ratsadahin na natin. Mm-hmm. Ano ba ang Senior Citizen Law? Okay. Itong Senior Citizens Law, actually, naging batas po ito pursuant sa ating saligang batas. Okay? Okay. Mm-hmm. Pursuant to the principle ng ating saligang, nating constitution, to give full guarantee and respect to human rights and to promote social justice. Mm-hmm. So, anong ibig sabihin ng social justice? It is the humanization of law and the equalization of social and economic forces of the state. Ibig sabihin, lalim naman masyado. Ibig sabihin, bababa mo naman ng konti. Bababa mo naman ng konti, attorney, ha? Papatawin natin ng konti. Okay. Baka yung secret mo kanina, mahalo ka tayo. Mahala ka. Okay. Ang ibig sabihin yan, yung tao, kailangan lumapit sa batas at saka yung batas lalapit sa tao. Ayun lang yan. Humanization of law. Okay? That's why mayroon tayong batas senior citizen. Okay? Ayun. Yan. Kailan ito naging batas at sino pala ang nagpasa ng batas na to. O gumawa ng bill na to at sino, kailan ito naging naisa batas? Mm-hmm. Actually, yung batas ng senior citizen, it was passed in 2003. I don't know kung sino yung congressman at saka senator, but it was amended. Okay. Kasi after the 2003 Senior Citizens Law, mayroon tayong value-added tax law. Okay. It means pag nagbibigay na ng Senior Citizens Law 20% discount, minus VAT, 8% na lang. Okay. That's why binago ang Senior Citizens Law this coming 2010. Okay? Okay. Binigyan na ng exemption sa value-added tax ang mga senior citizen. So, buo ng 20%? Buo na. Kasi before,
20% minus minus 12%, 8% na lang. Mm-hmm. Ngayon, aside sa 20% discount, exempted pa sila sa value added tax. Mm-hmm. Ayun. Yes. Malino 'yon. So, talagang wala na. Wala ng tax pagdating sa mga matatanda. Of course, may mga transactions na exempted sa value added tax. Of course, may mga transaction na hindi sila exempted. Mm-hmm. Ay, ganun ba? Of course, may mga hindi ba lahat ng hindi lahat, services? Hindi lahat. By the way, sino yung mga senior citizen? Sino? Kasi hindi lahat ng matatanda can avail the senior citizens law. Ay, ganun? Okay. Hindi lahat. Okay. Oh. May tatlong requirements in order na ma-avail nila ang mga benefits and mga privileges ng senior citizens law. Okay, okay. Mm-hmm. Okay. Ano ba to? First, you must be a resident of the Philippines. Yes, okay. Of course. Second, you must be a citizen of the Philippines. Okay. And third, you must be at least 60 years old. Okay. So it means if you're a Filipino citizen but you're a resident in New York, mm-hmm. and you're here in the Philippines, mm-hmm. for a vacation, hindi mo mabili yan. Correct. Because you may be a senior citizen but you are not a senior citizen pursuant to the senior citizen law. Correct. Mm-hmm. Same also, if you're an American, mm-hmm. but you're retired here in the Philippines, for example, in Angeles City, correct. Mm-hmm. Hindi ka mag-avail kasi you may be a resident of the Philippines but you are not a citizen of the Philippines. Mm-hmm. Unless na magpa-convert siya. Of course. Kailangan magpa-naturalize na. Naturalize. Yun yan. How about, attorney, yung mga dual citizens? Okay. Yung dual citizen, they can avail the senior citizens' benefits and privileges under the law, mm-hmm. provided that they must be a resident of the Philippines for at least 6 months. Okay. 6 months resident. Maliit lang. Kaya. But anyway, pero makaka-avail ka lang if you're a resident of the Philippines, if you're a Filipino citizen, and mm-hmm. if you're 60 years old, pero kung paano ka ba mag-a-apply sa senior as senior citizen? Mm-hmm. Okay. You will just apply sa Office of the Senior Citizen Administration. Lahat ba ng City Hall nandun to? Yes, but mayroon yan. Kasi okay. mayroon tayong office about senior citizen. Okay. Okay? That's why. But by the way, if you want to avail the benefits, mm-hmm. As a general rule, kailangan i-present mo yung ID issued by the OSCA. Office mm-hmm. of the Senior Citizen Administration. Excuse me. Okay? Kailangan i-present yung ID. Okay. Okay? That's a general rule. Okay. But pag wala yung ID, assuming naiwan, mm-hmm. pwede yung passport or any government-issued ID. Okay. Okay. Tulad ng? Like, for example, driver's license, alright. Postal ID, postal, voter's correct. ID. Mm-hmm. Kailangan yung ID passport. Na... Passport. Okay. Kailangan yung ID na inisyo ng government, kailangan nakalagay doon yung birthday. Kasi to verify that you are at 60 years old. Okay. To verify that you are a resident of the Philippines. Correct. And also, to verify that you are a citizen of the Philippines. So, even if you have this IDs, kung wala naman doon ang iyong kapanganakan, hindi ka... Hindi pwede. Kailangan ma-verify yung tatlong requirements. Ayun! Okay? Kasi ang akala natin, lalo na doon sa mga senior citizen, marami na ang nag-aakala na kapag hindi nila dala yung kanilang senior citizen's card, hindi na sila makaka-avail. So, that's wrong pala. That's wrong. Okay. In fact, if pwede nilang idemanda yung establishment pag hindi sila binigyan ng senior citizen benefits and privileges. Oh, that's what happened to Attorney Makalintal. Yes, kumain siya sa isang restaurant. Ang ibinigay niya yata ay driver's license kasi hindi niya nadala. Mm-hmm. Pero parang first time nangyari yun sa Pilipinas na nag-sue. Siyempre kasi abogado siya. Abogado. So alam niya. Yes, yes. Oo, so pinakita niya pa. Although hindi naman siya gumawa ng iskandalo, sinabi niya lang na maaari kayong madimanda because of that. Mm-hmm. Yes, it's very strict. Dinimanda nga niya. Actually, may criminal aspect. Hindi lang isang civil aspect if you violate the senior citizen law. Criminal aspect po yan. Mabigat. So ano yung penalty pag if you violate the senior citizen's law? Mm-hmm. Of course, kulong. Okay, 2 years to 6 years imprisonment, may fine pa na 50,000 to 100,000 first offense. Pag second offense, 100,000 to 200,000 plus i-revoke pa yung business permit at saka yung franchise. Oh my God. Grabe. Oh. Yeah, very strict. So kailangan, they should follow the mandatory provision ng batas ng senior citizen. So maganda pa lang sitwasyon ng mga matatanda dito sa Pilipinas kung ganun. Yes, but hindi pwedeng abusuhin. Kasi if you abuse the provision ng senior citizens law, may penalty din. Pero paano dumating doon sa punto na maaabuso? Yes. Assuming you are a senior citizen. Yes, oo. Bumili ka ng food. Mm-hmm. So isa-isa. Mm-hmm. After kang bumili ka naman, ibigay mo sa friend mo na who is not a senior citizen. That's abuse of the privileges and benefits provided under the senior citizens law. Ay, paano attorney kapag you're in a group?
Mm-hmm. Okay. Yes. Bulk order. Balkang order. Mm-hmm. Okay. Pwede ba siya mag-avail ng 20%? Yes, pwede i-avail yan. Talaga? Kahit na hindi lang siya kakain, kahit na marami sila? But hindi lahat. Okay? Kailangan yung senior citizens' privileges must be for the exclusive use and benefit ng isang senior citizen. Okay? Hindi pwede. For example, you buy a cake. Oh. Of course, hindi mo maubos yan. Correct. Yung buong cake. Oh. Okay? Hindi mo maubos yan. Alas, mapatay ka sa diabetes yes, yan. Yes, okay. So, anong gagawin doon? Paano mabibigyan siya ng 20% okay. discount? Okay. So, for yung example, lima sila kumain. Lima. Si isa senior citizen, yung apat hindi, i-divided by 5. Or, for example, marami kayong in order, yung the most expensive meal, yun lang ang subject ng senior citizen. Ay, paano kapag okay. sa mga fast food, mga bulk orders? Oh, pag bulk order, i-divided. Divided pa rin talaga. I-divided by, for example, 5. Divided by 5, then yung 5, yung 1/5 na portion, yun lang ang subject ng 20% discount. Kasi, ang senior citizen benefits and privileges must be for the exclusive use and benefits and enjoyment of the senior citizen. Paano kapag nakipagtalo yung matanda? Ay, hindi, kasama ko itong mga to eh. Anong mangyayari? Kulong din ang batas. Yung matatanda. Matanda? Yes. Abuse yan ng benefits ng senior citizen. Kulong yan ng at least 6 months imprisonment. Plus, fine pa ng 50,000 to 100,000. Kasi po, ang senior citizen, yung benefits must be, especially for the food, must be for the personal consumption lang ng isang senior citizen. Oo nga naman, no? Bien? Oo. Kasi, parang, di ba? Parang lugi naman establishment kapag meron pagka ganun. Masyado silang naabuso, kumbaga. Yes po. May tanong pa sa akin na, for example, yung isang mall, isang restaurant sale, kasi anniversary sale. Then, senior citizen, 30% sale sa lahat ng pagkain. Correct. So, plus 20%, so 50%. 50%, yes. Correct. Hindi pwede yan. Hindi ganun yung interpretation ng senior citizens law. Ay, paano mangyari kasi yun? Kasi bawal ang double discount. Okay. So, on regular so it means whatever yung pinakamataas na discount, doon lang mag-apply. Whichever is more favorable to the senior citizen. Eh, paano kapag 10% discount lang? Kung 10%, doon i-follow ang 20%. So, ang mga babawas lamang ay 10% lang din? Hindi, para mabuang 20%? Hindi. For example, 10% discount kasi sale. So, yung 10%, hindi i-avail yan. Okay. Doon tayo i-avail natin ang 20%. Okay. Kasi whichever is more favorable to the senior citizen, yun ama, yung mag-follow. So, halimbawa, the price is 100, tapos 10% discount, that's 90 pesos. So, kapag ka-senior citizen, 80 pesos pa rin. Oh, 80 pesos. Balik pa rin. So, ibabalik sa natural na presyo at saka babawasin yung 20%. Yes. Hindi pwede. Walang double discount. Walang double discount. Kung ano mas mataas. So, kung 30... Yung 30 yung i-avail niya kasi yun yung mas mataas. Yes, yun ang pinakamataas. Kasi whatever is the more favorable sa isang senior citizen, yun ang i-avail niya. Yes. Paano kapag bumili ng mga ano, like for example, mga aircon? Hindi kasama yan sa senior citizen. Hindi kasama yan. Ang kasama sa senior citizen, specific lang yan. Goods and services. Goods and services. Pero nabanggit nyo kanina, hindi lahat ng services. Anong mga hindi kasama sa senior citizen? Okay, ang kasama lang. Ang kasama lang. Ang kasama sa senior citizen, discount. Like for example, medicine. Yeah. Okay? Professional fees ng doctor at sa co-workers. Hindi kasama ang professional fees ng lawyer. Clear yan. Ha? Ay, talaga. Mabilis pa sana si Ibu yan. Talaga niliwanan ko talaga. Clear yan. Professional fees. Yung senior citizen, I have a client who is a senior citizen. Sabi niya sa akin, pwede ba may senior citizen discount? No, kasi yung professional fee only with respect to doctors and health workers. But as a friend, I can give you more than 20%. Ayun! Kailangan naging friend si Attorney Pogi. Very humane naman pala ito si Attorney Pogi. So, medical and dental services. Okay. O, kasama po yan. Basta health services. Health services, yung fair. Okay? With respect to land transportation. Lahat ng land transportation and air transportation. But with respect to air transportation, domestic lang. Okay. Hindi kasama ang international. Yung hotels, yung theaters, yung mga recreational centers, of course, yung funeral services. Pero with respect to funeral services, hindi lahat. Okay? Hindi lahat. Yung kasama siya funeral services, yung kabaong lang, yung cremation, yun lang. Pero yung lupa, kung saan kayo living, hindi kasama. At saka yung obituary publication, hindi kasama. Yun yan. Pero yung embalming kasama doon? Kasama, sa 20% discount. So yun lang pala, ano, kasi may nabasa ako sa isang dyaryo,
nagre-reklamo daw yung lolo. Mm-hmm. Hindi pa naman katandaan. Oh, yes. Kasi kumuha siya ng prostitute. Nangihingi okay. siya ng 20% din. Nakawin sila ng prostitute. Kasi ayaw ko ayaw ng prostitute. Sabi nung ano, ay, matanda na ako. Ito yung aking ano, oh. Ito yung aking ano, senior citizens card. In connection dyan, ano, Rocky, kasi naisip ko lang, parang yung mga privileges na kasama doon sa discount for entertainment. Yes, so, yes. Di ba, parang yun is part of... entertainment. Actually, hindi lang 20% discount sa goods and services. May tinatawag din na 5% special discounts. Oh, yung 5% special discounts, yung mga sa mga gulay, mga prime commodities like yung isda, yung gulay, yung karne, yung hilaw. Pag hilaw, 5%. Pag luto na, 20%. Yata na? Okay. So, ha? Pag hilaw, 5%. Pag luto, 20%. Okay. Sa mga utilities, yung mga kuryente, tubig, may discount din, 5%. Discount. So, 5% per may requirement sa batas. Okay? With respect to tubig, kailangan 30 cubic meter per month lang. Okay. And with respect to electricity, 100 kilowatts. Per hour. Kilowatt per hour. Yun lang. 100 per month. Then, kailangan yung meter nakapangalan sa isang senior citizen. Okay. Pag hindi nakapangalan? Hindi pwede. Then, assuming na yung isang bahay, may limang senior citizen. So, may nagsabi sa akin, times 5 ba? So, 25% hindi. Per house. Per household lang. Okay. For the bills. Per household ang bayad. Sa 5% utilities. Akala nyo makakaisin. Akala nyo makakaisin na kayo. Yung mga may maraming sinusin sa mga bahay-bahay. Imagine kung 10, 100% na. Correct. Pero usually ngayon, ang mga, ano, no, ang mga lungsod dito sa Metro Manila, nagbibigay sila ng full na ano na lalo sa mga theater. Yes, yes. Iba na yan. So, there's an ordinance given by the city government. Yung pinag-usapan natin is the national law. Okay, yun ang minimum. Pangkalahatan. But yung local government can give more than what is provided under the senior citizen law. Okay. I got it. So, depende sa local government. Yes, agreement nyo. So, ano yun? Pwede rin magbigay ang local government na more than 20%? Yes, pwede. Pwede yan. Pwede magbigay. So, depende yan sa policy ng local government. Kahit na batas na yun, 20% lang talaga. 20%, pwede magbigay ng local government na libre. For example, I think in Quezon City, libre per week. I think every Tuesday, libre sa sine. Once a week. Dito rin sa Maynila. Halos karamihan naman yata, and even sa Makati, ganun din, libre din. Libre sila. Ito, attorney, gusto ko lang itanong. Kasi may mga meron tayong mga kumbaga lolo't lola na may disability. Yes, yes. Paano 'yun pagka kasi 'di ba kailangan nandoon yung present sila pag i-avail nila yung discount. Paano 'yun? Kailangan pwede bang meron silang representative? Okay. So with respect to purchase by representatives, hindi lahat ng goods and services, only medicines and groceries. Okay, very clear yan. Then yung representative, kailangan i-present nila yung ID ni Lolo or ni Lola. Kailangan din na kailangan yung booklet issued by the Office of the Senior Citizens and letter of authority. Kailangan may letter of authority. Okay? And of course, yung prescription ng doktor if needed. So yun lang kailangan natin. Okay. So hindi lahat. For example, yung yaya ni Lolo pumunta sa isang restaurant na pabili ng pagkain, hindi pwede. Kasi with respect to food, kailangan nandun si Lolo. Kailangan na only with respect to medicines and grocery items. Kahit meron na siyang letter. Hindi pwede yan. Kasi with respect to representative, very clear yan. Only in relation to medicines and grocery items. Ayun. Okay, kasi nasagot nyo na, itatanong ko sana yun. Anyway, doon naman sa nabanggit ko to sa inyo kanina no, Attorney Pogi. Yung may mga senior citizen pa rin tayo na hanggang ngayon nag-aaral eh. Oh yes. Ano 'yun? Entitled din sila sa 20% discount. Okay. Yung may sabi ng batas, yung senior citizens law, may tinatawag na educational privileges, okay? Ooh. May program yung government na magbibigay sila ng scholarship, book support. But kailangan yung isang senior citizen
should comply the minimum requirements sa isang school. Ano yung mga requirements? Of course, yung admission exam. Kailangan ipasa nila. Okay. Hindi sila exempted sa exam and hindi pwede, for example, yung passing rate. Iba po pwede, alimbawa, ang, ano, alimbawa 1 to 100. Ay, may discount 80, 80 lang yung aking sasagutan. Walang discount sa grade. Okay? Very clear yan. Walang discount sa grade. Okay. Then sa exam, assuming yung passing rate ng isang school is 80%, hindi pwede kasi I'm a senior citizen, 60% lang. Oo nga. Okay, equal po. Kailangan makomply yung minimum requirement na school. Okay. Pati sa grade, nagdi-discount. Oo, so kayo man ako, mga senior citizen. I'm sure marami. Ay, doon nga pala sa mga gusto magtanong, ano? Asa na aking cellphone number? Ang aking cellphone, andali ha. Sige, Bian, magtanong ka na muna. Ayan. Pero ito, attorney, gusto ko itanong yung tungkol dun sa, ano, sa gamot. Oh, yes, kasi yes. Paano kung yung hindi yung si lola at si lola at lola yung may sakit? Yes. Pero may prescription. Ang kunwari ang may sakit is yung apo niya. Pero siya yung bumili ng gamot. Pwede ba siya? Pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Mm-hmm. Kasi yung senior citizens law must be for the exclusive use and benefits ng isang senior citizen. So parang not sa mga beneficiary ni lolo at lola, kundi sa kanya lang. Mm-hmm. Okay? With respect to medicines. May tanong sa akin, how about yung mga vitamins yeah. yung mga food supplement, yung pampabata, yung mga ganyan eh. Mm-hmm. So with respect to vitamins and minerals, subject siya ng 20% discount provided that may prescription ng isang doktor. Yes, okay? Na yung vitamins na yan is for the prevention, treatment, and diagnosis ng isang senior citizen. Okay? Pag walang prescription ng doktor, walang 20% discount. But with respect to food supplement, kahit may prescription ng doktor, walang senior citizen discount. Ay, naku! Okay? So, iba kasi ang medicine, iba yung vitamins and minerals, iba yung food supplement. Okay? Mm-hmm. So with respect to vitamins and minerals, kailangan may prescription ng doktor in order to have a senior citizen's discount. Mm-hmm. Okay. So same with the medicine, ano? Yung medicine, hindi kailangan ng prescription ng doktor para may senior citizen discount. Okay. Hindi kailangan. Okay. For example, Biogesic, hindi na kailangan ng, di ba? Mm-hmm. Or paracetamol, or anything about yung sa sipon, hindi na kailangan ng prescription ng doktor. Ayun! So, malilaw po yan. Ha? Pag sa medicine, hindi kailangan ng prescription ng doktor, a senior citizen can avail the 20% discount. Yes, yes. Pag sa vitamins, minerals, kailangan ng prescription ng doktor. Mm-hmm. Yes, diba? Yes. Oo, para ka makakuha, para ma-avail ang senior citizen, ang kanyang 20% discount. Yes. Mm-hmm. Pagdating sa food supplement, bawal. Oh, yes. Totally wala. Walang discount. Kahit may prescription pa. Yes, yes. Mm-hmm. Okay. Yung sa supplement, attorney, gusto ko lang i-clarify, kasama ba dun yung mga gatas? Kasi di minsan piniprescribe sila na uminom ng gatas, ganyan. Yung food supplement kasi, I think it's about yung mga gamot na yan, papagwapo, yes, papabata, papaputi, yung mga glutathione. Correct. Yung mga nalagay na non-therapeutic. Pero yung mga ganun na gatas na kailangan nilang inumin, I think subject yan sa 20% discount. Oh, kasi parang ano, parang groceries pa. Grocery items, yes. Just grocery items. Okay. Correct. Ito, may tanong dito, ano, magandang tanong ito. Paano kapag ang gamit niya is credit card? Okay. Mm-hmm. Nakalagay pa sa ating batas, yung senior citizens law, na yung in order to avail the senior citizens discounts and privileges, kasama ang hindi lang cash but also through credit card transaction. Oh, yes. Good. But kailangan yung credit card nasa pangalan ni lolo. Yes, okay. Correct. Hindi pwede pangalan ng apo niya. Oo, yan. Clear yan, ha? Kailangan nasa pangalan ni lolo or ni lola yung credit card. Ayun. In order to avail the senior citizens discount. Ayun, maganda. Oh. Yes. Kahit na. Pero kailangan talaga, pag-aari talaga ng senior citizens. Nakapangalan talaga sa kanya. Ang pinaka-abuse yata na transaction about senior citizen is about the foods. Yes, ito. So, may iba niya yung lolo, bumili through take-out. Yes. Or ano yung sasakyan? Drive-thru. Mga ganyan. So, with respect to drive-thru transactions of foods, kailangan si lolo or si lola nandun, present. Mm-hmm. Kailangan sila mismo nag-order. Mm-hmm. And ipakita nila yung ID nila. Ayun. But assuming si lolo, dami ang binili, maraming binili. Oh. Kailangan, of course, subject to the most expensive meal combination lang. So, i-ano naman yun? Oh, yes. Divide. So, i-divide naman, or kung anong pinakamahal, yun lang ang subject ng 20%. Okay. Same also yung si lolo, tumawag sa delivery. For example, nag-order ng pizza pie. For example, deliver, tawag. Mm-hmm. Kailangan pagtawag ni lolo, kailangan ibigay niya yung senior citizen's number niya. Okay. Mm-hmm. At the time of the ordering,
Tapos pag-deliver, kailangan ipakita yung ID. Ayun. In order ma-avail ang senior citizens discount. Ayun. Okay. Mayroon akong question ano. Kanina sinasabi nga natin na depende sa mga services at hindi kasama sa services na yon itong sa mga prostitute. Oh. Yes, yes. So, may pinipinit ko talaga pag ano. Nag-clarify lang. Paano kapag ka, okay, nagkausap na sila ng prostitute, okay, sige, hindi ako hihingi ng 20% discount sa'yo, pero doon sa motel na pagpupuntahan natin, makakahingi kaya ng 20% discount? Ayan ay sasagutin ni Atty. Pogi sa aming pagbabalik. Mga balitang kailangan mabalitaan. Mga balitang ayaw nilang mabalita. Kahit balitang mababalita pa lang. Dahil sa bawat balita, may isyong dapat mapag-usapan sa Issue. Lilinawin ang lahat ng inyong mga lingkod sa pagbabalita. Si Mayor Lakay Deo Macalma at Manang Milky Rigunan. Issue. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga. Ang daming commercial ng magagandang produkto sa Pilipinas. Ang problema, di mo alam ang presyo. Correct! Ang dami rin magagandang serbisyo sa Pilipinas. Tama. Andyan ang spa. Mm-hmm. Andyan yung pagpapadapit. Correct! At may rent-a-car pa. Ang problema, di mo alam kung magkano. Ay nako, ang dami pang pwedeng pasyalan sa Pilipinas, baby! Andyan yung resort, theme parks, at marami pang iba! Eba, baby, dapat pati presyo alam mo para ma-budget ang tamang pera. At kaming dalawa ang aalam ng presyo ng kahit na anong bibilhin mo. Ay nako, brand new man yan, second hand, aalamin namin ang presyo. Noon na ng bagong programang aalam sa tunay na presyo at baka pwede pang matawaran. Tama, bagay na bagay ito sa mga kuripot na katulad mo. Ay ko! Price Tag Pinoy Window Shopping sa RHTV. Walang kawala ang mga malalaking balita. RH Rapido Hataw Balita sa mundo ng politika, palakasan, showbiz at iba pa sa Pilipinas at ibang bansa. Iyon ang makukuha sa RH Rapido Hataw Balita. Mga pinakahuling panayam sa likod at gumawa ng mga balita, kasama si Andy Vital. RH Rapido Hataw Balita. Welcome back mga kaibigan! Dito pa rin po sa ating programang Kompletos Resultados. Kasama pa rin natin si Atty. Pogi, si Atty. Mark Tolentino. At doon nga, puntahan natin ang kasagutan ni Atty. Mark, ano? Doon sa aking katanungan na kung hindi nga lahat ng services pwedeng bigyan ng 20% discount. Kasama na nga dyan ang... aminin man natin sa hindi, ano? May mga 60 plus kasi na mahilig pa rin talaga. Oo. At syempre, pupunta ng mga hotels yan. Okay. Sila ba, Atty., ay makakuha ng discount sa mga motels? Okay. Motels and hotels kasama sa 20%. Yay! May pag-asa pa! And hindi lang sa hotels and motels. Concerts. Concert kasama yan. Ah, kasi entertainment. Entertainment. Of course, yung kumuha ng babae, hindi na yan kasama. Correct. It's illegal per se. Depende na lang kung bulera si Lolo. Depende na sa usapan nila. Correct. Oo, nagkakatawaran din dyan. Parang bugaw na bugaw. Parang alam na alam. Alam ko malamit ka doon, hindi ko alam na ano. Anyway, Bian, may tanong ka. Ito naman, gusto ko itanongin tungkol sa ano, sa mga benefits naman nila sa PhilHealth, ganyan. Pag kami PhilHealth ka na ba, kasama, may idadagdag pa rin ba yung 20% discount? Okay. If, for example, si Lolo at saka si Lola, nag-avail ng PhilHealth yung mga, of course, subject yung mga bayad ng hospital charge sa PhilHealth, yung on top of that, subject pa rin sa 20% discount. So, the benefits ng PhilHealth, the benefits ng senior citizens law can be availed separately. Very clear po yan sa batas. Separately. It means, makukuha niya. Yes, for example, yung bayad ng hospital, minus PhilHealth. So, ito na lang ang bayad nila. Mm-hmm. Minus 20%, yun lang ang bayad niya.
Wow, malaki. Malaki. Malaking bagay. Kasi ang bawal yung double discount. For double availment of the benefits, hindi bawal. Di ba parang may discount na rin yun, yung PhilHealth? No, kasi you're paying premium per month sa PhilHealth. So, it's not a discount. Okay. Pag-premium, parang ano siya? Partly insurance. Parang insurance. Parang insurance, yeah, oo. Parang ganun. Okay. Ka-credit na siya. Okay. Anyway, doon nga pala, attorney, ano, doon sa mga empleyado na meron namang hindi pa nagre-retire talaga eh, di ba? Ang retirement age kasi 65. Oh, so abot pa sila nung 60. Yes. So may 5 taon pa sila. Paano proseso sa ganun? Okay. Pag yung isang business establishment will hire senior citizen, may mga benefits sila. May tax incentives. It means that if they will hire a senior citizen, yung gross income tax nila, may mag-avail sila ng tax deduction. Yung tax deduction equivalent to 15% na salary na binayad niya ni senior citizen. Uh-huh. Provided that yung senior citizen, in-employ nila for at least 6 months. Okay. So it means kung ang sweldo ni Lolo, 15% ng sweldo ni Lolo, yun ang i-deduct sa income tax ng isang business establishment. So parang tax deduction. Okay. Yun lang benefit. So it means may mga yung law will encourage business establishment to hire senior citizen. Okay. So para walang discrimination with respect to our senior citizen. Kasi akala ko kasi 12% VAT. VAT. Akala ko pag meron kong senior citizen na empleyado, yung gobyerno pa magbabayad sa iyo ng 3% kasi 12% bali 8% pa ibabayad sa iyo ng ano. For example, may tax yung isang business establishment. Mm-hmm. For 1 month, yung tax niya is 1,000 for example, minus 15%. So yung 1,000 per month niya, i-deduct pa yung 15% equivalent sa sweldo ni Lolo. Pero paano naman yung sweldo ni Lolo? Buo ang sweldo ni Lolo, pero yung 15% niyan, yun ang i-charge niya sa deduction sa tax. Pero so it's very accounting principle mo yan. Okay. So, for example, yung sweldo ni Lolo, 200 pesos, 15% of 200 pesos, so, what is, I think that's 30 pesos. Yung 30 pesos, pwede i-claim yan as tax deduction. Okay. So, kung yung sweldo ni, yung tax ni business establishment is 1,000, minus 30 pesos na. Okay. I-deduct niya yung sweldo ni Lolo. So may advantage pala sa isang company. May advantage if they will hire a senior citizen. Ay paano kapag maraming senior citizens sa isang company? Walang problema, basta at least 6 months na employ yung isang senior citizen in order to avail the tax deduction. Pero yung tax deduction, kahit na marami, yun pa rin. Yun pa rin. Same pa rin. 15% ng sweldo ng lahat ng mga senior citizen. Okay. They will avail the tax deduction. Okay. Mm. So, halimbawa, 5 ang senior citizen, tapos ang sweldo niya is 100, sa 5 is 500, minus 15% pa yun. 15%? Oo. Of course, buo yung sweldo ni Lolo. Yes, Lolo. Pero yung 15% nun, yun ang i-deduct sa buhis ng business establishment. Maganda. Maganda. Yun lang, medyo kapag kainabot lang ng rayuma si Lolo, so that's the kumpanya. Hindi na makatrabaho. Correct, kaya. Alright, so naku, marami pa tayong tatanungin sana, kaya lang medyo naubusan tayo ng oras. Pero isang tanong na lang siguro, Bien. Oo, ito gusto ko lang itanong, separate pa ba yung benefits na ibinibigay o financial assistance ng government dun sa discount na makukuha niyo? Yes, may financial assistance, but hindi lahat ng senior citizen, okay? Mm-hmm. Yung mga indigent senior citizen, okay? Ano ibig sabihin? May yung indigent, for example, yung mga walang work, okay. Or walang trabaho, wala sila, yung mga anak nila walang work din, may tinatawag silang 500 pesos social pension per month. Mm-hmm. Pag namatay sila, plus 2,000 pesos. Oh. So yun ang mga government assistance na ibibigay sa kanila. Mm. Okay? Then hindi lang yan, may free din yung medical and dental services, yung laboratory and diagnostic test, libre. Sa government hospital. Then libre din yung vaccines. Okay. But only yung influenza vaccine, libre din, but kailangan indigent ka. Okay. Pero with respect to medical, dental services, laboratory, and diagnostic services, lahat ng senior citizen, whether or not you are an indigent or not. Paano malalaman na ikaw ay isang indigent? Mm-hmm. Of course, you will need a certification from the DSWD that you are an indigent.
Naku, maraming ano niyan, maraming no. Maraming umaano, alam mo naman mga Pilipino hanggat makakaano eh, di ba? Yo, alam din nila, lalo mga negosyante, di ba? Hindi naman nila sasabihin na when you say the indigent, you're earning below poverty line. Okay. Of course, it will be determined by the DSWD kung ano yung poverty line. Ay, kailangan magaling dyan DSWD. Oh, yes. Oh, kasi like for example, kung ako negosyante ako, tumikita ako ng malaki, tapos magano ko, hindi, wala akong trabaho. Ang anak ko lang nagbibigay sa akin ng pera, yes. Parang ganun, di ba? Hindi lang ikaw ang walang trabaho. Kailangan yung mga anak mo wala ding work in order to be considered you as an indigent. Ano ba naman yan? Sungit nung ng buhay nyo. Sige na wala nagtrabaho talaga. Paano kung natanggal siya sa trabaho, kasama pa rin ba siya doon? Hindi siya kasama sa indigent if yung mga anak niya may income. May trabaho. May trabaho. Okay. Yung wala talaga support. Totally walang support. Okay. Yun ang binigyan sila ng 500 pesos monthly pension. Mm-hmm. Okay. Alright. Nako. Ang sarap-sarap magkwentuhan ng mga ano, no? Ng itong mga napag-usapan natin kanina. Anong mangyayari kapag ka nag-abuso ng paggamit. Paggamit ng senior citizen. Oo. Diba? So, ang ganda. Mm-hmm. Marami pa. Kaya lang wala na ako tayong oras, mga kaibigan. Mm-hmm. Ayan. Okay. Attorney Pogi, kung meron pang gustong sabihin, please go ahead. Meron kang yung page mo. Page. By the way, if you want to ask more law, more about legal inquiry, so you can visit my website, www.marktolentinolaw.com, or I have my Facebook page, facebook.com/marktolentinolaw. Ayun. Okay. And I'll try my best to answer all your legal inquiries for free. Mm-hmm. Ayan, free, ha? Tiyan mo. Nilinaw yun. For free. Ang mahal kaya magbayad na ano lang. Magtatanong ka lang. May pera ka na ilalabas agad. Ang abogado, isang bagsak lang ng ano yan, isang bagsak ng pawis yan. Oy! Oh, nako, pinag- oh, isang bayad libo. Yan. may joke nga na I can give you two legal... free legal questions, okay? Mm-hmm. Consultation. Two questions lang libre. Pag pangatlo, may bayad na. Okay. Totoo ba yun, attorney? One na. Sure ka? Okay, two. May bayad na. Grabe talaga mo. Isa nakakainis kayong kausap eh. Oo. Lahat may bilang. May dahilan lahat. Sobra. Para kayong accountant din. Binibilang bawat ano. Walang lusot. Anyway, maraming salamat po sa inyo lahat, mga kaibigan. Yes. Thank you very much. Napakaganda natin usapan ngayong araw na ito, no? Anyway, pagdating naman sa batas, talagang masarap talagang pag-usapan ng batas sa batas kasi marami tayong knowledge na nakukuha. Mm. Lalo na kung pabor sa atin. Correct. Diba? Oh. Wala bang mga ano? Wala bang wala bang 20% na mga maliliit na tao? Oo nga, pwede ba yun? Umag-green na din. Anyway, hanggang sa susunod na Webes. Maraming salamat. Thank you very much, Attorney Mark. Thank you so much, Attorney Pogi. Yes, hanggang sa susunod na Webes, mga kaibigan. Magsama-sama tayo muli. Ako po si Rocky. At ako naman po si Vian Dacles. Dito pa rin po sa Kompletos Ricados. Bye!